Hey guys, kumusta? Magandang araw sa lahat. Sana okay kayo lahat guys, no? Ngayon guys, pakita ko sa inyo yung mga halaman kong Lucky Bamboo sa loob ng bahay guys. Ang topic pala natin guys, Lucky Bamboo. Sa hindi pa nakakilala nito, ito yung Lucky Bamboo guys. Ito yung tinatawag na fortune plant din, pampaswerte sa bahay. Kung niwala kasi mga ganyan, maganda rin to guys. Itong plant na to. Indoor to siya guys, indoor. Ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung mga Lucky Bamboo ko sa loob ng bahay. So ito guys no, ngayon ipakita ko rin sa inyo kung at saka sabihin ko dito kung no, kunting kalaman lang natin dito sa Lucky Bamboo or paano ko to inalagaan ng aking Lucky Bamboo no. So gawin natin to guys, ang ginagawa ko lang every lampas 1 week or 2 weeks chine-check ko yan guys kung andyan ba yung tubig, kasi dapat hindi maubusan ng tubig guys, kasi yung Lucky Bamboo 70% o 80% water guys or tubig. Tsaka tinecheck ko din minsan pag umaga or kinakausap ko para medyo ano sila ba, parang part na rin sa buhay mo, kasi kumbaga sila, alaga mo sila, diba? So kailangan mo rin siyang kausapin minsan. Tsaka tingnan mo kung masyado ng alikabok yung mga dahon nila, punas-punasan din minsan guys. Pampaswerte pa to sa bahay natin, diba? So, kailangan natin alagaan natin hindi din paubusan ng tubig. Okay. Kayo naman, kung may mga pira na kayo na gusto nyo ng magandang pot or lagyan, pwede kayo magbili. Pero kung tulad sa akin, wala. Ito na lang. Yung mga may ekstrang baso or may putol na mga inti na buti, putulin nyo. Tsaka ganyan. Kung gusto nyo pinturahan, nung kulay nyo gusto. Para hindi ka na magbili-bili na magandang ano. Kung wala ka ng pira, no? Pero kung may pira ka, pwede kang magbili ng magandang pot na yan. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo ang dilig natin na tubig. Tulad sa amin dito, marami ang tubig namin, masyadong daming chlorine or ganyan. Ang ginagawa ko guys, yan ako muna siya, tulad ito, inilagay ko sa ano, para yung chlorine bumaba, kumbaga. Tapos, kahit sa malaking timba, tapos example ngayon ko yan, no? Bukas ko ilagay kasi yung tubig natin masyadong maraming chlorine. Tsaka guys, kung maglagay kayo ng tubig, huwag masyadong puno or kasi baka sila ano eh, mamatay. Isa din sa dahilan sa mamatay. So kailangan yung tubig natin guys, kunti ano lang din, hindi masyadong umaapaw. Ngayon, lagyan natin sila kasi yung iba parang medyo ubos na yung tubig nila, no? Kalo dito guys, no? Yan, mga ganyan lang guys, no? Tingnan mo. Kung ba hindi masyado puno, kasi isa din sa dahilan na, ano? Mamatay sila. Kalo dito guys. May mga ano ko sila eh. Hindi ko sila, actually guys, hindi ko sila pa talaga paano yun eh, ipa-empty yung tubig nila kasi siyempre, kung binili pa natin ito, tapos mamatay lang dahil sa ano, di ba, masayang din naman natin. Pira ito, paano? Okay.
alagang laki bambu dyan. Lagi nang i-check, so i-check, huwag niyong pabayaan kasi baka masayang, no? Eh, itong laki bambu, maraming dala to sa buhay, sa loob ng bahay, pampaswerte pa ng bahay natin, pampaswerte pa sa mga may business ka, tapos ano pa yan, pang-press pa ng hangin sa loob ng bahay, guys. Huwag na natin punuin masyado yung ano, tubig, lalagyan. Diba, guys? Tapos ganyan, guys, no? Kahit may kunti kayong hindi, ah. Saka basta yun, guys, yung pag tubig nyo, wala kayong, ano, yung malakas yung chlorine. Huwag nyo mo lang i-direct paglagay. Iyan, ano mo nyo na. Ipalagay sa timba or anong lagyan nyo para bumaba yung chlorine, tsaka nyo ilagay sa halaman. Tsaka ito yung favorite ko na halaman, guys, kaya ganyan. Kayo, kung may mga halaman kayo na ganito, check nyo palagi. Tsaka, kunting alagaan nyo kunti kasi masayang. Ano, guys, thank you, no? Bago ka pa lang dito sa video na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, guys. Tsaka like na rin, guys. Tsaka click mo yung notification bell para ma-update ka sa iba kong video ulit. Mga tutorial. Ingat kayo palagi, guys. God bless all. Bye-bye.